ni Kumambyo ngayon ang kampo ni Senator Antonio Trillanes IV matapos sabihin kagabi na maghahain sila ng petisyon sa Supreme Court at motion for reconsideration sa Makati RTC Branch 150 para mabaligtad ang desisyon nito na buhaying muli ang rebellion case sa senador dahil para arrest o dahilan para arestuhin at magpiyansa siya nitong Miyerkules. Sa impormasyong ibinahagi ng Media Relations Office ni Senator Trillanes, sinabing hihintay na lang muna raw ng senador ang resolusyon ng Makati RTC Branch 148 bago siya gumawa ng mga susunod na hakbang. Kahapon ay submitted for resolution na ang kaso naman ni Trillanes na kudeta nasa sala ng Branch 148. Hindi naman inaasahan na ilalabas ito ngayong araw ayon kay Judge Andres Soriano. Huling panayam kay Trillanes, sinabi niyang handa na siya sakaling mang pumabor ang korte sa petisyon ng Department of Justice na buksang muli ang kaso niyang kudeta kaugnay ng Okud Mutiny noong 2003. Non-bailable ang kaso niya, kaya kung magkakataon ay nakahanda na raw ang senador na maaresto at dumiretso sa piitan. Hindi na rin muna raw hihilingin ang kampo ni Trillanes sa Supreme Court na desisyonan sa lalong madaling panahon kung alinsunod ba o hindi sa konstitusyon ang Proclamation 572 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakansela sa amnestiya ni Trillanes. Rafi, Connie? So Cedric, habang hinihintay yung magiging desisyon ng Makati RTC Branch 148, dyan pa rin sa Senado mananatili itong si Senator Trillanes. Tama yun, Rafi. Kahapon ay business as usual si Senator Trillanes. Umaten siya ng session ng Senado. In fact, nag-sponsor pa siya ng isang bill. Ngayong araw na ito, sa pagkakaalam natin, ay wala naman siya nakaschedule na hearing, committee hearing, at wala rin namang session dito sa Senate. Pero kanina ay saglit siyang lumabas ng kanyang opisina para makipagkwentuhan sa mga miyembro ng media, saka sa kailan yung mga bisita. Although hindi na rin siya nagpa-interview dun sa engagement na yon, Rapi. Cedric, may nabanggit ba ang kampo ni Senator Trillanes kung ano yung magiging epekto sakaling makulong nga siya? Kasi we understand, may mga hearing siya noon, hindi ba? Particular na kay Soljen Kalida. Ito ba yung maapektuhan or meron pa bang hearing doon sa mga congressional inquiry na yon, Cedric? Particularly doon sa hearing niya na involved or concerning si Solicitor General Jose Kalida, ang sabi ni Senator Trillanes, kung sakasakali man daw na siya ay aarestuhin at makukulong, ay yun na yun. Sabi niya, tapos na yun. Dahil physically, hindi na raw siya makakadalo. O kumaga, tapos na yung kanyang tsansa para makapagtanong at hundo kay Soljen Kalida dahil physically, of course, wala na siya doon sa mga hearing. Pero yung kanyang function sa pangkalahatan at sa senator ay magpapatuloyan. Ginawa niyang halimbawa, yung may sa case naman ang nakadetain din na si Senator Lilo De Lima na tuloy pa rin naman yung functions sa Senator Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.